Shout out mga katiits, Happy New Year. So Happy New Year sa lahat mga katiits. So Happy New Year po sa mga nanood na aking video. So pasensya na po katiits, matagal-tagal tayong hindi nakapag-vlog ng video kasi si busy. So mayroon akong pinuntahan, mayroon na akong dinirecord, so mayroon akong pinuntahan na ulit, mayroon naman akong inasikaso. So pasensya na po katiits. So minsan nakaupo ako, nagdidecord ako. So hinati-hati ko na yung oras mga ating mga customer. Lalo dun sa mga iba na patulong din. So, pasensya na po sa iba na hindi ko talaga na-decode dahil busy po talaga. So, marami namang nagpapadecode sa atin. So, hindi naman ibig sabihin na uunahin kita. Kasi napakauna po ang gawin ko is yung customer ko inuuna ko bago sa'yo. So, yung mga TH, Happy New Year sa lahat. Nanood ng ating YouTube channel. Pasensya po. Ulitin ko. Pasensya na po na matagal po akong hindi nakapag-video sa ating YouTube channel. So, Happy New Year sa lahat. Sana po ay next year is mayroon ng magbagong buhay dahil sa treasure hunting. So maraming akong nakita sa mga group chat na naglabas ng mga hinaing na sa mga gamit nila tapos matagal na sila. So maya-maya pag-usapan natin at mayroon akong kunting idea sa pinuntahan namin yung napuntahan. Ito ay nakuhanan. Hindi tayo magbablog ng hindi po nakuhanan. Kasi mahirap po sabihin mayroon laman o wala kasi hindi pa naman nakuha. So, karamihan sa ating sinabi, yung mga nakuhanan, ito may kakaibang sign din. So, short video lang to na explanation, pero at least makuha ng pag-idea sa iba. So, mga TH, shout out muna ating customer dyan. From Nova Ecija, Nova Vizcaya, ating mga customer. So, kumusta na po ating mga customer dyan? At Camarines Sur, Camarines Norte, sa ating mga ka-TH na taga-subaybayan natin YouTube channel. So, Maynila, sa ating mga customer dyan, from Baguio City. So, marami tayong customer dyan, Baguio City. So, makahirap mag-treasure dyan. Maraming tao din. So, nakatingin sa atin. So, kunting ingat lang. Huwag masyadong magmadali kasi pag-treasure, hindi yan madali yan. Hindi mo yan pwedeng pilitin na bukas makuha na nasa tamang, ano yan, tamang plano. So, sa tanong gusto mo dyan, Professor Ben Liti, lalo ka Sir Dalugdog na nag-order natin ng Tisland, deliver natin yung karang araw. So, shout out sir, from So Good Southern Liti, kababayan natin po si sir. So, totoo po yung sinabi mo sir, mahirap talaga dyan, kaya wala ako dyan. Kasi mahirap po dyan mag-trisyo, lalo sa mga government dyan, napakahigpit. Pag mag-hukay ka sa bundok, tapos makikita ka ng tauhan nila sa bundok, baka dyan kayo babaon. Napakahirap, pwede kang kasuhan, dalawa lang, at ibabaon ka sa hukay mo. So, napakahirap dyan. So, ingat lang. Okay lang sana kung private ng lupa mo. Pero pag private din ng lupa mo, marami ding maritis. Kailangan naman ng permit to excavate yung area. So, napakahirap. Daming problema dyan. So, marami naman nakabaon dyan. Pero marami nakuha na. Kasi dati, bata pa ako. Ay, mayroong isang deposito dyan na hindi pa nakukuha dyan. Sa Tomas Opus. Malaki yan. Sword, gold sword talaga siya na ang taas niya is 1 meter daw sabi ng hapon. So bata pa ko nun, so sinabi ng hapon. At kung sino magkapagtuturo ng puno na yon is bibigyan ng 3 million. So walang nakapagturo kasi yung bahay namin doon is malapit doon sa puno na yon at yung ninong ko, bahay ng ninong ko is malapit talaga. So mga 6 to 70 meters lang ang layo. Pero hindi sinasabi kasi sabi ng ninong ko na huwag mo ipagsasabi daw kasi sila mayari ng lupa eh. Huwag ipagsasabi ng lula ko at saka yung papa ko. Pero yung, alam nila kung saan yung puno niyan. Kasi sabi ng lolo ko is dati daw dyan mayroong bahay ng Kastila at pumapatay daw yun ng hapon. Papatay ng 60 to 50 tao ng hapon bago siya namatay. So alam talaga daw niya kung saan. Kasi yung lolo ko dati is Haring Kangis. So alam niya kung anong lugar yun, kung anong saan makikita yung puno na yun. So, shout out from Southern Liti, ating mga kababayan dyan. So, Bohol, ating mga customer dyan from Bohol, parang nanahimik yung Bohol ha. Kumusta na po ating customer dyan from Bohol? So, marami dyan sa Bohol, so explore lang sa bundok. Cebu, Camotes Island, Palawan City. So, napakaya Palawan ngayon, napaka-busy. So, Palawan City, so explore kayo dyan sa mga cave. Camotes at Capiz, Sikihor at yung mga customer dyan. So, kumusta na po? From Mindanao, Misamis Oriental, Occidental, Cagayan, Butuan, Agusan Resort, Surigao del Sur, Mati, Davao, Tagum, Samal Island,
at Sarangani, di ba? Sarangani, Jinsan, Lanao, at ano sa yan? Cotabato, Cotabato City ang mga customer. Shout out sa lahat. Salamat din Sir Mauro, so ating customer na pa-deliver. So shout out sa Sir. So di ko lang babanggitin ang anong lugar para hindi masyado halata. So shout out kay Sir Mauro, ating customer. So mga ka-TH ay mayroon akong mga idea na ibibigay sa inyo, kunti at least nakatulong din sa inyo. So hindi naman ibisin tayo ay matagal na sa Tricia, baguhan rin ako, pero mayroon akong kunti mga idea, lalo na sa mga nakuhanan, kasi magbibigay ako ng mga idea sa mga nakuhanan para mayroon tayong idea na at least nakuhanan talaga totoo. So ganun lang mga ka-TH, so mayroon tayong pag-usapan. Sa ating mga ka-TH dyan from no YouTube siya, sa ating Facebook page, marami akong nababasa dyan kasi membro rin ako sa mga Facebook page na naglabas ng mga hinaing nila na mayroon daw. Wala pa daw nagpapatunay na nakakuha ng mga gadget. Mayroon, sir. Mayroon. Hindi lang talaga sinasabi. Napakatanga talaga ang tao magsasabi na nakakuha siya at pinakita niya yung mga kuha niya. Tama o mali? Napakatanga ang tao magpapakita na kanyang kuha at sa hukay niya kung paano siya nakuha. Na namimik lang yan. Mayroon ding iba na nakakuha dyan is nagumiyabang bumili na kahit ano-ano, nilagay sa alanganin yung pamilya niya. So maging sikreto lang talaga tayo dyan. Importante ang pera, hindi ang yaman mo na pinapakita mo dyan, yung mga luho mo na pinapakita sa sakyan, maraming lugar. Maging sikreto lang. Pwede ka bumili ng lupa sa ibang lugar malayo na hindi ka kilala. Ganun lang, napaka-importante yan. Kasi pag mag-CI ang MBI dyan, lagot ka dyan. So, ingat lang mga ka-TH. So, ganun lang mga ka-TH. So, amping lang. Kasi lahat ng oras is maging safety tayo. So, magtunting ingat lang talaga. Double ingat lang mga ka-TH. So, ganun lang talaga ang buhay. So, pag alam na treasure hunter ka, pag may nakikilala sa magkikita sa mga video mo, sigurado may nagmamasid sa'yo. So, unting ingat lang. Mga ka-TH, yan ang pinaka-importante sa lahat natin bilang treasure hunter. Ang pag-treasure ay hindi basta-basta din. So, lalo na pag mag-isa ka lang, so, napakahirap mag-hukay, di ba? So, pag siniswerte ka din, so, talagang impas ang iyong mga panganduy na. So, mga ka-TH, payo ko sa inyo, lalo sa mga baguhan na naghanap ng mga treasure ngayon, na hindi pa naniwala. So, maniwala na kayo. 2024 na, maraming talagang nakakuha. Totoo po yan, 100%, nalagbo na 101% na ang ibigay natin ng rate dyan. Totoo po talaga. Sino naman ang bobo na papakita sa inyo na nakakuha sila? Wala. Wala talaga. Kasi hindi pwede yan. May nagmamasid. Napakahirap. Kaya naging sikreto. Mayroon ding iba dyan na hindi naniwala sa mga gadget. Totoo yan. Kahit 3D scanner na mahirap gamitin, nakakuha yan. Pumababaw lang. Andyan sa mga 10 feet, kaya yan. 10 feet, 9 feet, kaya. So, yung pinakamaganda, mga ka-TH. So, gulang. Napaka-importante. Ka-Tesla, nakakuha yan eh. Proton. Pero, depende sa site lang. Di lahat ng area is nakakuha. Diba? Ganun. So, tulad ng lumalapit sa atin ng ka-TH na binako daw ng mga GM tapos yung tabindaan. Napakahirap. So, mayroon lang nakuha na talagang siminto na mayroong kamunggay. So, bomb yan. Bomb sign. So, umabot sila ng 16 feet ay tumigil na sila kasi mayroon ng bomb. So totoo naman yan talaga, pero hindi mo yan hukayin kung walang expert dyan na maghukay. Kailangan ng expert kasi may bomb yan eh. Kailangan ba talaga may expert para malalaman natin, para hindi tasabog lahat dyan. Kawawa naman yung maghukay dyan, diba? So pinakita na siya, pinuntahan namin. So napakahirap yung site kasi malapit sa daan, so mahirap talaga hukayin. Magkikita ka. Tapos minsan daw mayroong lumalapit na mayroong ganyan. So, huwag na. Hayaan na lang natin eh. Marami pa namang iba. Ibibigyan na lang natin yan sa lupa. Hindi natin na pwedeng pagdamot. Hayaan na lang natin. Marami pa naman dyan. So mga ka-TH, ito ay bigay kunting idea sa iba, lalo sa mga naghanap na mayroong kaming pinuntahan na karang araw na nakuhanan. At mayroong big load at mga giveaways. So in-scan. So di naman 100% na mayroon talaga na big load, pero mayroon taming naditik. So ito ay giveaways na nakuha. So ang sign po ka-TH is tuog 3. Ang taas ng tuog 3 is andyan sa mga 50 meters ata. 50 meters ang taas ng tuog 3. Tapos wala kang ibang makikita ang ibang sign kung di yung guhit na parang mata na nakagilid. Pero tingnan mo na parang butas lang eh.
binutasan ng langgam, binutasan ng mga anong klaseng mga animal dyan. So, binutasan lang. So, pero totoo yun. So, ang taas niya andyan sa mga 12 feet. So, pag imagine natin talaga tayo mga treasure hunter, mahilig tayo sa mga sukat-sukat, di ba? Pag 12 feet, so 12 feet tayo magkukay sa harap. Yung butas niya is nakaharap sa east. Mautak talaga yun nakakuha eh. Kayong kautak talaga. Nakaharap sa east yung butas ng tuog. Tuog 3. Ang laki, hindi makayang yakapin ng limang tao. Hindi kayang yakapin yun. Pero, nung nag-treasure doon, isa, ang nagamit daw doon ng gadget is mayroong Tesla. Mayroong Tesla at mayroong scanner na 3D ba yun? 3D scanner or Marie scanner? Basta mga ganyan. So, dinitik daw ng Tesla, mayroon na ditik sa puno. Pero may nanditik din distansya. Distansya ng 3 meters sa puno ng tuog 3 harap ng east. So, napakaswerte talaga yung mga katiits. So, di ko lang mabagitin kung anong lugar ng kakuha. Pero part, papuntang Davao siya. So, ay ang lalim po nakuha ng giveaways sa metal box. Yung box is parang ano lang, 2x1. 1 feet by 2. 2 feet, kalaki. So, hindi naman sinasabi kung ilang laman. So, sa pinitikan po rin yung mayari. So, pinitikan din. No, mayroong konti rin. Pero hindi daw tulad ng nakakuha. So, marami doon hinihinati. So, hindi naman na nakipag-awa yung mayari kasi hindi naman daw siya makuha noon kung hindi dahil sa kanila. So, kung anong binigay daw nila, yun lang. So, siguro, kung iwan kung magkano ilang nakuha. So, 3 meters lang mula sa puno papuntang S kasi doon nakaharap yung mata na 12 feet ang taas mula sa baba papuntang taas. So, 3 meters. Ang lalim po, kate-edge, napakalalim. Baywang lang. Baywang lang. So, na kasi parang ano yan, parang isla. Diyan sa Basakan. Bisaya, Bisakan, ha? Palayan sa Tagalog. Diyan sa Basakan, nakaharap sa east yung tuog at saka para siyang pabilog. So, papuntang east, 2 meters lang, 12 feet. So, pag tayo nag-decode doon, lalim lang sa mga kate-edge, pag walang gamit, kasi wala tayong gamit. Kung halimbawa, wala tayong gamit, papunta doon. Punta ka talaga sa 12 feet. Pag sukat ka ng 12 feet, doon ka magkukay. So, mas maganda talaga pag mayroong gamit. So, mayroong iba dyan nagsasabi na hindi talaga totoo yung gamit. Hindi, pagkapagsabi, nakakuha na yung mga gamit. Nakakuha yung mga gamit siya. Talagang, hindi lang talaga pinalad yung gamit na hawak mo, hindi pa nakakuha. Kaya hindi naman talaga kailang habulan eh. Paunahan eh. Hindi, bukas kuha na, next month kuha na, hindi. Talagang tumugma ng pong mababaw lang para sa'yo. Noon talagang sign na ikaw nakakita at kumababaw lang dyan sa'yo. Yung talagang para sa'yo. Hindi yung piritin yung sobrang hukay mo dyan na hindi naman na kaya mong i-finance. Diba? So, ganun lang. Makatiit. Huwag kayong mahinaan ng loob. Kasi lahat tayo is dumadaan dyan. Diba? Lahat tayo dumadaan dyan. So, tuloy lang. Wala naman tayo. Hindi tayo tax dyan. Hindi tayo nag-apply. Nangawak talaga ita sa laing yuta. Nagkalot ng mga ganita. Hindi ka na dato. Di ba? So, wala daw, sabi nando sa group, wala pa daw nagpapatunay na, kuha, sino bang tanga? Ay, dyan, magpapakita dyan. Hindi na kami maghirap. Di naman sila maghirap kung di nila ipapakita dyan. Di ba? At least, mayroong sabi, sinasabi, mayroong mga talagang nakuanan na ibigay natin idea. Ako, marami ako nakikilala mga kuha. Kilala ko yung iba eh. Kilala ko kayo, yung mga kuha dyan, nakikilala ko kayo. Yung mga customer ko, kilala ko eh. Hindi ako nanghingi. Never ako nanghingi. Yung mga iba dyan na kinukupuntra ko na nakakuha din yung mga yaman. Sa Agusan del Sol, marami dyan na, di ba? So, kilala ko sila. Oo. Mayroong isa dyan na talagang nabaniog. Sa Bisaya, nabaniog. Ayan yung umamin. Pero doon sa bayaw niya, umamin siya. Di ba? Nakakuha siya ng tatlong berita. Totoo talaga. Hindi pa para sa'yo. Huwag mong pilitin. Kasi pag pinipilit mo yan, magdudugo yan. Pilitin mga katiis. Ang pagtitrisyo, kaya nga ng sipag, mahabang pasinsya. Huwag kang masyadong nagmamadali. Di ba? Magtanim ka ng palay, bukas, harvest na ba? Hindi. Kailangan mo pa yung antayin. Kaya mag-antay ka, huwag mo siya madaliin. Kasi, pag nakakuha ka niyan, di ba? Alam mo na ano kung resulta. No, yan mga katiits. So, go lang. 2024 na, hindi pa kayo naniwala. Maniwala na kayo.
talagang totoo. Ang kailangan niyan, yung tulad sinasabi ko sa inyo, ano, ganito, bigyan ko kayong idea. Nakaka-TH. Pero kailangan talaga mayroon kayong gamit. Mga metal detector, aura meter, Tesla, or mga humid locator, 3D scanner, mga dowsing rod, magdala kayo ng sounder. Kung ayaw, kung tamad kayo magkukay, magdala kayo ng sounder na 8 feet ang taas. Bali-bali, pwede bali-bali, di ba? 8 feet. Maganda yan, lalo na sa pagmamabasakan, mga kalupaan na walang bato, mas maganda yan. Hindi mo yung magagamit pag nandyan ka sa malapit sa sapa. Mahirap na, mga bato, tatamaan. Magdala kayo ng sounder, yan, pinaka-importante. Pag ako pumunta sa area, mayroon kayo minsan yung sounder na 4 feet ang taas. Tinutusok namin yan. Diba? Alam mo na, pag tinamaan yan, tak, metal box. Tak, box cement, diba? So, mga ganyan. So, napaka-importante rin yan. Magdala kayo yan. Sounder kung tamad kayo mag-hukay. Kasi mayroon mga tao, oh, mayroon dyan, yan, yan. Mababaw na lang hukay, ayaw ba, tamad kasi. Diba? Magdala kayong sounder. Bumili kayo ng stainless na tubo. So, ganito kalaki lang, oh, ito. Ganito kalaki lang. Lagyan nyo ng bearing ng dolo, tapos kayong hawakan. Tusokin nyo lang, di ba? At least it fit. Pag ibawis, oh, kung hindi mo kaya yan, wala ka ng Pinas, huwag mo na kain. Kung may matamaan kayo, kain mo, huwag mo nang bunutin. Diba, pag metal pa. O, pag siminto, 1 feet, isang dangkal lang, isang dangkal. Pag kwadrado yan, hukayin mo. Bilang maganda. Diba? So, it's sure na. Sundan mo na lang yung sounder mo. Yung pantuslok, si Bisaya, pantuslok. Ibalay mo yung tuslok, ha? Yung tuslok. Pantuslok. So, yan mga ka-TH talaga ang may payo ko sa inyo. Kung gusto nyo masagana yung buhay mo, kain tulog na lang ako. Tatlong taon, kain tulog na lang ako eh. Hindi naman ako nagtatrabaho. Baka sabihin nyo, may trabaho. Wala po akong trabaho. Magtatlong taon na. Magtrabaho, kain tulog na lang ako, ka-TH. Kasi pinapakain lang ako. So, mga ka-TH, payo ko talaga sa inyo. Go lang. Huwag kang hinto. Kung may pangarap ka sa buhay, may pangarap ka para sa mga anak mo. Kasi di habang panahon ka-TH na maging bata ka. Darating yung araw, tatanda tayo. Doon pa tayo magtitisyo. Wala na tayong kasing lakas. Mas maganda pa yung bata, magtitiis tayo. Maayo pa tayong lakas. Para pagtanda natin, hindi na tayo mahirapan. At hindi na tayo itataboy ng mga anak natin. Wala kang pira pa, wala kang pensyon. Wala kang ibigay sa amin. Di ba? Hayaan ka na lang dyan sa suok. Di ba? Dyan ka na lang suok titira. Napakahirap. Kasi pag mayroon kang pira, tatanda ka, mas magandang aalaga yung anak mo. Kasi may pira kayo. Di ba? Hindi maging kawawa pa yung pagtatanda mo. Huwag hindi yung ang dami mong pira ngayon, kahit ano na lang bilihin mo, hindi mo alam mauubusan yan. Kailangan mautak ka sa pira mo. Hindi yung basta-basta bili, gusto ko. Hindi. Andayin mo kasi tatanda ka. Pagtatanda ka, wala kang pira, dami kang binibili, naubos na, wala na. Back to zero ka na naman. Kailangan mautak sa pira. Hindi yung basta gasto. Bili ka lang yung sasakyan, okay na yan. At least baga yung gusto. Kung anong pakainin, kainin mo dyan. Anong gusto mong bilhin? Dati, hindi ko makabili. Tingin lang ako sa mga siupaw, burger. So, sa isang taon, siguro kung makajalibi ka na yung isa, salamat. Kung sa isang taon dati, tingin lang kami. So, pasalamat kami sa isang taon, makajalibi kami ka isa. Masalamit kami sa 5 buwan, 4 na buwan, magkakaon mo kami isang burger. Di ba? So, ganun. Pagsisikap lang kailangan dyan. Hindi naman kailangan magmadali. Sikap lang talaga mga ka-TH. Yan magampayo ko sa inyo. Tuloy lang. Kung failure kayo sa isang hukay, marami pa. Kasi hindi naman talaga lahat ng binabaon dyan mababaw para sa'yo. Yung mababaw. Makahanap ka talaga yung mababaw na para sa'yo. So, yun lang mga ka-TH. Maraming salamat sa nanonood natin YouTube channel. God bless po sa lahat at maraming salamat sa nanonood ng video. Pasensya po talaga na matagal tayong nakapag-upload ng video. Sinabi ko naman yan next year. Nung unang taon pa talaga, 2022, na bihira lang talaga ako mag-video. Kasi hindi naman ako naghahabol ng ads. So, hindi naman kailangan araw-araw. So, kailangan ko ang makatulong din sa iba. So, yun lang ka-TH. Maraming salamat at God bless po sa inyo.